kung sino, ganun din po yung first step natin. Nandun pa rin po si Curing Salt, nandun din po si Rock Salt, at saka po si Postpaid. Ganun din po yung sukat at dami nun. Okay? Ganun din po yung dami nun, ha? Talagyan na ito, ma'am. Tandaan nyo yun. Tandaan nyo, kapag gagawa kayo ng siomay, burger patties, tusino, longganisa, lagi po ito ang ating first step. Si rock salt, isang kutsara, si phosphate, isang kutsarita, then si curing salt, kalahating kutsarita. Then, maglalagay ulit tayo ng 1/4 ng water. 1/4 cup ng water. Then, hahaluin po natin siya hanggang sa siya po ay malusaw. Siyempre, haluin siya ng aking assistant. Then, habang inahalo naman ay ng aking assistant ang ating curing mix, dadako naman tayo sa ating extender. Kung saan meron siyang katangian na pampadami, pampabigat para po tayo mas kumita. Dalawa lang naman po yung aking extender, si Isolate at si Karaginan. Si Karaginan ay isang uri ng seaweed. Kung saan para po nagje-jelly-jelly yung ating karne, yung bumibigat, pampabigat siya. Yan, lalagyan natin siya ng isang kutsarita. At saka si Isolate, lalagyan po natin siya ng isang kutsara. Pampadami, pampabigat, para po tayo tumubo. Siyempre, kailangan po yun. Then, lalagyan po siya ng kalahating cup ng water. Yan. Lulusawin natin siya hanggang sa maging para siya Sherlock. Okay. Ito naman po yung hahaluin ng aking assistant. Yan. Kita po ba? Tanggalin ko na siya. Ito po yung ating isang kilong karne para po sa tusino. Mas maganda kung kasim o yun sa parte ng pigi. Pag po tayo kukuha ng ganit, hindi po natin siya kailangan, nakikita po ba? Nakikita? Hindi natin siya kailangan hugasan. Titissuein lang po natin siya. Oh. Tignan nyo siya. Tissuein ko lang po. Nag-online na to. Ito ha. Ito po, kailangan iisisan lang natin yung ating karne. Ganito lang po ha. Hindi natin kailangan isama yung dugo-dugo o yung mga buo-buong mga dugo-dugo. Hindi po. Kailangan iisisan lang po natin siya na tissue. Hindi natin siya kailangan hugasan ha. Bawal pong hinuhugasan siya. Pwede po siyang ma-contaminate. Pwede pa siyang masira. Ganito lang po talaga. Mas magandang part sa kasim or sa pigi. Ayan po siya. Ayan. Doon na sa gilid, hindi. Ganyan lang siya. Hindi po natin siya ibubuhos ha, para maisama yung katas nito. Hindi po. Kailangan ganyan lang ha. Tatanggalin niyo sa baw. Tatanggalin niyo yung pinaka tubig sa baw. Yung tubig-tubig. Na mula sa kapi. Yes. O, kasi pinatanggal ko.
Alam sa puso, no? Oo. Saka pwede siya ang pagbulan na ganyan niya. Then, haluin ko na po siya. Kita po ba? Yan. Ang kagandaan nito, kayo po talaga yung makakapili ng magandang bark ng kanyo. Higin na. Pag-hold mo para yun. Minsan na yan, wala pa rin. Medras, nahahalo niyo siya ng ganyan, dito pa lang po, may sarap na po yan. At pag gumagawa kayo ng pagkain, siguraduhin niyo pong masaya kayo, hindi mainit ang ulo niyo, para po yung ginagawa niyong pagkain ay masarap. Okay, ngayon lalagyan po uli natin siya ng sugar. Lalagyan natin siya uli ng sugar. Ano, ubos na yung isa? Nasaan ang aking bote? Lalagyan uli natin siya. Ganun pa rin po. Lalagyan natin ng 1 cup. Sige po, ikaw na magkasisubot. Kita ba kayo po? Hindi na, sir. 1 cup. 1 cup. Kita ba siya, sir? Sige, buka mo pa. Lalagay po natin. Then, lalagyan uli natin siya ng 1/4 cup. Na, ganun uli yung dami, ha? Para sakto lang. Kasi pag sobrang matamis, napakasandali pa lang natin sinasalang, ay nasusunog na agad yung kawalan. Napansin niyo po ba? Pag sobrang matamis. Kasi kaya rin sila nagmamatamis ng bongga para hindi po siya masira. Kaya matindi talagang tamis yung ginagawa nila. Yes, diba? Pag sobrang tamis, ibig sabihin para hindi agad masira. Then ngayon, lalagyan naman natin siya ng kalahating cup ng pineapple juice. Wow, yummy! Minsan na, okay. Then, lalagyan naman natin siya ng 1/8 cup ng anisado wine. Yung pinakamaliit po. Yan. Lalagyan natin. Si anisado wine, nakakapagpalambot ng ating karne at nakakabango din po siya. At syempre, siya po ay nagpapapreserve para hindi po siya matulin, masira. Then, ilalagay na po natin yung ating bawang. Maglagay din po tayo ng 3 kutsara. Isa. Dalawa. Yan. Ilalagay na po natin yung ating extender na hinalo ni Sir kanina. Kagaya ng sabi ko, pampabigat, pampadami, para po tayo tumubo. Kung mapapansin nyo, marami na siya, di ba? Kasi pag nagre-repack tayo, kasali syempre yung syrup. Yan. Then, lalagyan natin siya ng meat enhancer, meat tenderizer. Ito po talaga yung para po, yes. Ilang tayo. Ang pamarinate po talaga siya, 1 kutsara po. Natakal po talaga siya. Then, maglalagay naman tayo ng konti pang kulay. Pero konting-konti lang. Ganito lang po siya, sobrang konti. Allura red, sobrang konti. Tapos ilalagay lang natin sa kamay natin bago natin siya ihalo. Ayan na. Tusino na. Kulay na po. Ito na po yung ating tusino.
Then, paano ba siya lulutuin? Kailangan pa ba natin siyang lagyan ng tubig pag niluto? Hindi na po. Lalo na po kapag kayo yung bibili ng karne at ang binili nyo naman eh, patiner, hindi nyo na siya kailangan lalagyan ng tubig. Kasi ito mismo yung syrup na to, ito mismo yung ilalagay natin pag pinakulo natin. Then, ang pagtamang pagluluto nito, medium to low. Kailangan po talaga hindi malakas yung apoy. Okay? Kailangan hindi malakas ang apoy, ha? Yes. Perfect. Ito na po yung ating tocino.